Yes, hello, good morning mga ka-up for the body. Sa magandang araw po, nandito po tayo sa Bayo na San Kailena, Camarines Norte. May bibisitahin po tayo ngayon yung Barangay Road. Ito po, ang labas po nito is National Highway. 1 kilometer po ito from National Highway. Punta po dito. Tapos dito po yung daan po natin. Ayan po. Ito po yung right of way. So around 3 meters po ito. Ano, papunta po dun sa property na 2.8 hectares po. Tara, bisitahin po natin. Oh, maganda. Kasama na po yan, yung grass na yan. Wow, maganda. Yan, mga ka-for the bodies, ito po yung property po natin mismo. Yan po yung grassland area. Ito yung property. Ito, kasama po ito. Kasama na to, tubigan. Oh, ito, kasama po itong tubigan na to. Ito. Ah, hindi na po yan. Ah, hindi yan. Dito lang pala sa 800 meters. Ah, dito lang tayo, dito. Okay. Ayan. Ito po yung property po natin ngayon. Ang ka-farm lot po natin. Ganda po ito. Linis. Tutusin po natin lahat yung kanto niya. Mm, kahit hindi na siguro, yung babaw lang. Diyan na po tayo makikita. Yung mga nyuga niya. Ilang puno ng nyug to? Dito po tayo yan. Ah, teka lang. Baby. Oh, may mga bayabas pala dito. Ayan po, sama po, property. Ito po, tubigan po ito. Ayan, may puno ng bayabas, hinog na oh. Hinog na ang bayabas ha. So ayan, mula dyan mga cup for the bodies, pumunta po tayo dyan sa parang burol niya. Ano po yung overlooking part niya. Napakaganda, ang linis ng farm. Kasi bungad pa lang, meron na pong tubigan siya mga ka-farm lot po natin. Tapos ito pong inaakitan po natin ngayon, yan po ay yung overlooking part po niya. Napakalinis. Ano, so pwede pong i-develop into vegetable farming. Tapos talagang ang dami nga po, very productive po yung mga puno ng bayabas. Ang daming puno ng bayabas, siguro humigit kumulang mga 30 puno po yung nakita ko. Tapos itong area po na ito mga ka-farm lot po natin, dati po itong taniman ng dalanghita. So yung dalanghitaan niya po nung time po ng Bagyong Rosing, na itumba po siya. Ano ho? So ngayon ang ginawa po nung family, unti-unti na po pinutol yung puno. Ano po, inuling na lang po yung mga dalanghita. So yan pong portion po diyan, yan po ay lampas pa po yan doon, may mga kasama mga nyug po yan. Nandito lang tayo sa overlooking part na ko. Gandang bahayan dito mga ka-for the bodies. Tapos, ideal for ano po ito. Kung may mga kambing ka, may mga kalabaw ka, ano po, pwede nyo pong pakawalan sa area na to. Ano, dito po natin ipastol yung ating mga hayop. Isa din sa maganda po dito sa portion ng pag may mga ganito, yung mga free-range chicken po. Ano po, so may mga ideas po tayo na na-pick up po galing po sa mga agricultural experts. Ano ho, na yung free-range po, yung movable pen siya. Wow, ayan, itong portion na to napakaganda po dito mga ka-farm nat. So yung movable fence po, pwede po ninyong i-move from places to places yung mga manok po ninyo. Ano, so ito ideal po ito. Kasi ganitong-ganito yung mga gusto po ng mga ano natin. Ayan. Napakabait po ng may-ari nito. Yan, namimitas pa po ng mga bayabas. Talagang, ano ho, yan, mahabang area po na yan. So, ang ganda po nito. Relaxing place po ito para sa mga gustong bumili nitong property. Ano, tapos, ang advantage pa po nitong property po natin, hindi po malayo sa kalsada. Yung dadaanan na right of way po, is mismo po kapatid nung may-ari. Kaya nagbibigay po siya. Ngayon, ang lapad po ng right of way is 1.5 lang po. Pwede pong palaparan up to 3 meters yan. Dito nagkuha tayo ng bayabas po dito. Ano? Ang daming bayabas dyan. Hanggang dun pa po, yung mga puno ng nyug po dyan. Tapos may mga ano po dyan, may mga puno pa po ng mga bangliw po ang tawag nila dyan. Ano ho? Na pwede pong gamitin pamoste pag halimbawa nagtayo ka po ng mga kubo dito sa area po natin. Ang isa pa po sa nagustuhan ko po dito, very jolly yung mga tao, mababait po. Yung dadaanan nating lupa ay kapatid ng may-ari.
ano po, at siya po mismo yung magbibigay po ng daanan, which is 1.5 nga lang po ang lapad ngayon, pero pwede po natin pakapalin or palapadin hanggang 3 meters po mga ka-firm bed po natin. Ayan. So, ito po yung property po na isa po sa magandang part ng property. Ito naman po yung portion po na new gun pa rin po. Ayan. Dating dalangitaan po ito. Ngayon po, mga nasa 80 na lang po ang puno ng nyug po niya. So, pwede pong taniman pa rin. Pero maganda po nga dito, napakamura. Tapos, may right of way po talaga. Diretso property, may tubigan na kasama. Tapos, peaceful. Ang ganda. Yung mga cup for the bodies, kasama po yung mga kawayan. Ayan po. Bumaba po tayo. Doon po yung talampas kanina, yung overlooking part. Dito po tayo sa portion property. Madami pa rin pong puno ng nyug. Ano ho? Nasa 80 na puno ng nyug po ito. Naka-farm lot. Pero ang ganda ng property. Pagpasok mo, flat siya. Bungad po, flat siya. Tapos may tubigan. Tapos ang maganda dito, titled. Tapos napakamura. Sobrang mura po nito. Kasama po ito. Ayan po, may mga puno pa po ng kawayan. Dami. Paano pang tubig dito? Deep well, poso. Ah, meron pong balon dyan. Pero mababaw lang to, posohan. Nung may nakatira dito, bukay lang po ang gamit nila. Sino pong dating tumira dito? Biyanan ko po. Ay, biyanan nyo po. Bago napupunta ang puno naman sa kanila. Ito, kasama pa po ito. Oh, dalangitaan, nandito pa rin, overlooking pa rin po. Puro ganito siya, ano? Ganda. Kasi pwede kang magtanim ng gulayin. Nag-a-acid. Ganda. Asan no yung yan, kasama po yung mga nyug na yan. Hanggang dyan, may kahoy na yun. Okay. Ganda. Yung pong tubigan na yun, hindi na kasama. Hindi na ho yan, hindi na ho yan. Ah, hindi na yan. Dito lang tayo sa may... Oh, pagpasukat man natin ito, makikita ulit to. Ganda. Dalawa yung ganito niya. Ano? So, ay, mga cup for the bodies, dalawa po yung talampas po niya. Dati pong mga ano po ito. Napakaganda dito. Hindi na po kasama yun. Ano yung tubigan na yun? Dito na po tayo. Dito na ano? Yan po, kasama yan. Yan pong ang boundary nito, yung mga kahoy na yan. Nasa ano? Ayun, mangga na yun. Yan ang boundary niyan. Kinandyan yung muhon niyan. Oh, nagbubunga na pati yung mangga. Oh. Ganda nito. Yan mga cup for the bodies. Napakaganda pong property nito. Yung property natin. Ano yung boundary po? Ay, yung Madre Cacao. Okay po, yon yung Madre Cacao na yon. Yan, yan. Tinuturo ko. Papunta po dito. Kasama na po yung mga nyug na yan. May kawayan na yon. Okay. Okay, ganda nito. So yan mga cup for the bodies, pakita naman natin yung right of way ng property mula kalsada at then dito po. So naka-fast forward lang tayo ng konti mga cup for the bodies, huwag kayong malula sa video natin. So ito po yung dinaanan po natin. Ang lapad po niyan, actually pasok po yung
patuloy ng kalabaw po dyan, mga nasa around 1.5 po yan. Ano, ito po yung figure din po nung dinadaanan nating lupa. Bali yung may-ari po ng lupang dinadaanan natin dito is mismong kapatid po nung nagbebenta. Siya din po yung nagsabi sa atin personally na kahit 3 meters po, palapadan po ito, walang problema po sa kanila. So, yan po nasa unahan po, yan po yung may-ari ng property ho natin. Ano ho? So, yan po yung pamangkin ng may-ari ng property po natin. Bali, anak po siya ng may-ari, yung nangangasiwa po ng property natin. Ano ho? So, ayan po yung right of way po natin. Nilakad po namin dyan, mga ka-for the bodies, is mga nasa almost 5 to 6 minutes lang po nalakad po yan. Kaya napakalapit po niyan. Then, pagbungad na pagbungad po natin, ang makikita na po natin kaagad is yung tubigan po ng property. Yung palayan po niya. Pag sinabing tubigan, may tubig po. Palayan po. Yan na po yun. Yan na po mismo yung property po natin. So, ayan mga ka-offer the bodies. Napakaganda po nung property po na to. May sariling right to puy po. Then, at the same time, higit sa lahat, napakamura nito mga ka-firm that. So, abangan nyo po ito. First come, first serve lang po tayo. Ano, sa mga inquiries po regarding sa property, andito po yung contact details po natin. At tayo po yung nagpapasalamat po sa lahat ng mga sumusuporta. At sa uulitin po, tanging sa Diyos lamang ang kapurihan, mga ka-for the bodies. Tanging Kanya lamang at walang iba. See you po mga ka-for the bodies sa next videos po natin. God bless and bye-bye for now. Bye-bye.